This is the Act Like a Man podcast, taking manhood back with your host, best-selling author, pastor, and manhood coach, Dennis C. Hello, good day everyone, and we are once again back sa ating Act Like a Man podcast, and I have a very, very, very special guest ngayon sa ating episode, and this is somebody that I really look up to, somebody that I've admired through the years dahil sobrang galing nito no sa kanyang field of sports. Really, somebody that I admire. He is more than 10 times a PBA All-Star. Also became finals MVP during his career in the PBA. So let's all welcome none other than Mr. Kerby Raymundo. Hi, good afternoon po sa inyo lahat. Sir Dennis, hello. Thank you. Thank you. Thank you, Kerby. Alam ko, quarantine tayo lahat ngayon, pero thank you for taking time to have yourself interviewed, no? And Kerby, maybe a little more information about who you are aside from the public persona that we know na naglalaro ka ng PBA. Maybe a brief background kung sino ka ba. Dating player, ngayon, we're starting, ano na, nagsimula kami magnegosyo. San Miguel pa rin, kay Boss Ramon pa rin. We're trying to help the church here in Victory Dinalupihan, Victory Balanga. Tapos hopefully ma-plant dito sa Orion, dito sa hometown ko. May bala ka bang magano magpastor? Nagdi-disciple ako, Pastor Dennis. Hindi, yung ginagawa mo kahit hindi ka na magpastor, nagpapastor ka na rin, 'di ba? So kinawisan ako bigla. Oo nga, eh, parang naano kita, na on the spot kita noon na. Okay lang. Well, di naman natin alam anong plano pa ni Lord, 'di ba? So open lang. So, yes. Okay, so in-invite ko si Kerby ngayon kasi as you all know, marami po sa atin, lalo na sa mga kababayan natin who might experience hard times moving forward no after this lockdown na nangyari sa not just in the Philippines but globally no. Marami po ang maapektuhan, marami pong namomoblema lalo na pagdating sa career, sa negosyo at saka sa pera nila no. And I think all of us are facing challenges and trials in life, but then just like Kerby na hindi naman stranger sa mga crisis at saka sa mga challenges sa buhay, I think all of us, we face challenges in life, pero we were able to overcome the past challenges and trials that we have, and we're going to ask Kerby now to share to us no kung anong nakatulong sa kanya and how we can overcome yung mga problems saka mga higante sa buhay natin no, since higante rin tong si Kerby no. How were you able to overcome giants in your life, problems in your life, to where you are now, no? Alam ko marami ka rin napagdaanan. And maybe share to us some insights that you have kung how you were able to overcome mga giants sa buhay mo. Dalawa lang. Be strong and trust God. Ito, kabisado yung wait for the Lord, be strong, take heart, and wait for the Lord. So, ito yung Psalm 27:14. Ito yung lagi kong, pagka meron mga nangyayaring hindi natin na-expect, yung mga biglaan, ganyan. Tapos, yung isa pang verse, yung 2 Timothy 1:7, yung For God gave us a spirit not of fear but power, love and self-control. So yung strength naman natin manggaling kay Lord. Tapos yung sa trust God naman, yung Psalm 32:10, the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in him. So we should trust God kahit anong mangyari sa buhay natin. I know it's hard, my workers na stranded sa farm. Hindi sila makauwi sa pamilya, so I'm trying to comfort them and feed them also. Tapos lahat ngayon, shutdown, mga materials, walang... So hindi sila makapag-work. They are begging na magtrabaho sila, pero problema, walang mga delivery na materials, so hindi sila makapag-work. So yun lang, siguro ang pinaka-the best na ginagawa ko is to encourage them and yung makausap na yung pamilya nila,
Dahil siyempre minsan nasa bundok, may na signal. So daling yung cellphone ko. Hanap ako doon na medyo malakas signal para makausap nila. So yun lang, yung maging magtatag tayo ngayon, ay, hindi naman tayo pare-pero ng sitwasyon. Merong iba kapos talaga. Pero in the end, alam naman nila yung nangyayari sa atin ngayon. And I really believe na makakaraos din tayo dito. Oh, may minensyon ka kanina, no? Yung waiting on the Lord and being strong while waiting. Anong mga experiences mo on waiting on the Lord tapos talagang nagpakatatag ka kay Lord dahil nag-aantay ka nga, walang sagot, but you were waiting. Maybe a life experience that you have. Yung waiting, kasi akala ko dati maaga akong mag-retire kasi na-injury ako yung sa hip. So, sabi pa naman, ang ano ko kasi, ang doctor ko noon, saka yung trainer ko, yung trainer ni Kobe, kaya I'm so blessed dahil sila Boss Ramon, they're very supportive. Nung na-injury ako, pinadala nila ako doon sa LA. So, binigay nila sa aking trainer, saka doctor, si, ano, yung trainer ni Kobe, si John Mayer, hindi yung singer, ha? So, yun, sabi niya sa akin na may mga NBA players na retire dahil sa injury na yon. So ako syempre waiting and ang tagal ng paghintay, 7 months, so ang hirap din maghintay, wow. Di ba? Pero good thing naisipan ko yung pamilya ko, sabi ko punta na kayo dito, di ko kaya mag-isa to. So ayun, tapos talagang, yun yung time na talagang I really seek God. Sabi ko, Lord, paano to pag hindi ako nakabalik? Paano to pagka... tapos natapat pa na ano yun, ma-expire yung kontra ko. So, syempre, maraming worry. Pero, in the end, di naman, ano, di naman tayo pinabayaan ni Lord. Good thing din, may naka-reach out sa akin. Si Robert Gonzalez, he taught me how to read the Bible. So, nakakuha tayo ng lakas sa salita ng Diyos. Tapos, naghanap ako ng church sa LA, kung ano yung merong Christian church doon. So, syempre, si Lord pa rin talaga mag-comfort sa atin sa magbigay sa atin ng lakas. Yeah. So, sobrang frustrating, no, for a professional player na ma-injure ng ganun that would take you out more than one season niya kasi kung 7 months, no? Yeah. In the recovery and the therapy after... Lahat ang tagal noon. What happened after that? Nung nakabalik ka pa ba sa PBA noon after that injury? Oo, nung pagbalik ko, nag-champion pa kami noon, pa. So, blessing naman tapos San Miguel, ano, sinign nila ako ng ano, extension na 3 years contract yata 'yon. So, hanggang 2013. So, yun, meron talagang mga mangyayari sa buhay na natin na tinatawag na suddenly, yung mga ganon, biglang may ganon. We just need to, ano lang din, kailangan maging conscious lang din tayo. Kasi yung voice ng enemy, sobrang lakas eh. Na parang manghina ka, pero yung bulong naman na word ni God, sobrang ano naman sa atin, very... ano tayo, mako-comfort tayo. So, we have to choose lang kung kaninong voice yung papakinggan natin pag may mga time na ganun. Paano mo na nakilala si Lord? Were you at the peak of your career noon nakilala mo si Lord? Or nung na-injured ka na bago mo nakilala si Lord? Or kailan ka naging open kay Lord? Ano yun eh. Nung palagi nagcha-champion kami. Alam mo yun, yung hindi pa ako, yung ano pa ako noon, may mga late nights pa, mga gumigimik pa. Kalat-kalat sa Makati, alam, player, di ba? So, ang natatandaan ko yung ano, paglasing ako lagi. Yung si Tina, yung wife ko, nililihans ako. Nagpe-pray ako. So, syempre, dumating din yung time na pagod siya. Kasi iniwanan niya ako, umuwi siya sa mami niya. Tapos alam mo, uwi ka ng bahay na, ganito, champion ako, tapos iniwanan ako ng wife ko, minsan sama pa yung anak ko. So, parang kalug-kalug kami sa bahay ng yaya doon sa bahay. Parang na-realize ko na, bagayat yung buhay, kahit mag-champion ka, kahit anong meron ka, madami sakya mo, pero ganun din, wala rin naman. So, dumating sa point na nung napagod siya, napagod din ako, sabi ko. Gumimik
Umaga na ako muwi. Sabi ko, pambihirang buhay ito. Ba't ganito? Ito yung pinapangarap ko dati, pero ngayon, ito pala ganito. Kaya, noong time na parang ano, mag-iwalay na kami, andun ako, hindi ko makakalimutan to, andun ako sa Shangri-La. Shangri-La EDSA. Doon kasi kami nag-workout yung Pure Foods. So, si Robert Gonzalez, nakita ko tumatakbo, eh, teammate yun eh, sa PBL. Ah, okay. Teammate kami. Noong time na yun, mabait na talaga yun si Robert. Ako yung nakipagsuntukan, maawat siya eh. So, nakita ko siya, sabi ko, si Robert yata yun ah. Tapos nung tinawag ko siya, tumakbo pa rin. Sabi, hintay mo ako, balik ako. Hindi ko alam pa, ano pala siya, pastor na siya. From US, nagbumalik siya ng Pilipinas to mag-reach out siya daw ng mga players. Eh, ang secret ko na pinagtataguan ko lang nung si Boss Cap lang, si Alvin Patrimonio. So, nai-open ko kay Robert. So, si Robert yung nagtsaga sa akin. Na kinokopy ako, nilalunch ako. Tapos, minsan dinner. Tapos, ang bilis magbayad. Hindi mo maunahan sa bayaran. Ay, grabe ng taong to. Hindi niya alam, gigimik ako ngayon kami. Ayun, pabayadol. Tapos, dumating sa point talaga na sumurrender lang. Sabi ko, bro, maganda na ako dito sa lahat ng ginagawa ko. And sabi ko, eto, inimana na ako ni Tina, ganyan. Siyempre, pride din. Sige, walay na rin kami, ganyan, ganyan. Pero, pinag-pray niya ako ng time na yun. Kakaya nga, doon ako pinag-pray sa lobby sa Charilla. Nilihas ako, daming tao. May pride pa rin eh, no? Sabi ko, parang feeling ko, sama-sama ako dito, pray ako dito, parang ganun. But, dumating yung point na, no, wala akong tulog. Sabi ko, bro, kita naman tayo, gano'n. Bakit gano'n? Pagkikita tayo ko, sese ako. But, ako, ito, tingnan mo. Tapos ko palagi nagbabayad. Ayun, hanggang sa, winantuan niya ako. Ang maganda lang din, nung winantuan niya ako, nagkaroon din ako ng heart to, ano, to share also sa iba. Pero, yun nga, after 7 months na dumaan ako sa process na, yun, minag-Bible study niya kami, mga player. Tapos marami kami mga player, pero ilan lang kami natira. Kasi ako nakita ko talaga yung ano, yung ginawa ni Lord, yung tinanggal niya sa akin yung pag-inom, pati sa drugs. Nag-ano rin ako noon eh, nag-marijuana ako noon, mga ganon. So, doon ko nakita yung ano na sabi ko nga Lord, tulungan mo ako makalabas dito sa lahat. Even in ano, sa gambling din. Ako naman sa gambling, nag-quit ako habang nananalo. Sabi ko, Robert, ba't ko, sabi ko, bakit ko ititigil to, bro? Eh, nananalo naman ako, natutuwa pa naman. So, yes, oo. Tapos, sabi niya, pag-pray mo yan, bro, I really believe God will reveal something. Pinag-pray mo yan. So, nag-pray naman ako nung gabi. Tapos, parang God showed me yung picture na nag-away yung nanay at tatay ko. Kasi yung tatay ko nag-susugal din. Tapos sabi ko, lagi akong panalo. Pero, ibig sabihin, pag uwi, yung mga tinatalo ko na tao sa sugal, pag tinalo ko sila, pag uwi nila sa wife nila, sila naman nag-aaway. So, dun ko naman ano na sabi ko, si Lord talaga to. So, after 7 months, umiyak naman si Tina. Kasi sabi niya, binago na daw ako ni Lord. So, 4 years ako nilay hands ni Tina. I'm so thankful nga dahil ano, in-invite ako ni Alvin, ni Coach Eric Altamirano sa Victory. Tapos si ang una ko nakita ang pastor doon, si Pastor Steve. Lahat niya, pinataas niya pa yung kamay. Hindi ako taas na kamay. Nakita ko, nakatibig sa akin si Pastor Steve. Tapos ko, taas na rin ako kamay. Pakamay, lapitang power ito. English yung power ito eh. But I'm so thankful to the Lord no, na sinave niya yung marriage namin. Yung family ko. Tapos yung career ko rin, dahil puro champion noon, tapos nung naging lasinggero ako, grabe, yung from average mo na double-double, naging ano na lang, naging single-single na lang. Puro ganon. Para kang si Draymond Green, single-single na lang. naging ano, from ano, kunyari, 16 points, 12 rebounds, naging mag-ano na lang, naging 8 and 4 rebounds na lang. Ganon. Kasi nag-gain din ako na weight eh, from 215 to 240. Kasi kain, tapos naglalasing, drugs, mga gano'n. Deadly combination. Deadly. Tapos late night puyat, mga ganyan. So, yun.
Grabe, no? Parang syempre, hindi naman ako sikat, no? At saka hindi naman ako ano. Pero hearing from you, somebody who has reached the top, somebody who's become a champion, kahit saan ka pumunta, may nagpapapicture, kilalang kilala ka, alodi ka ng maraming tao, and you telling your story now of how empty it could be kahit na may ganong experience, no? I think a lot of people don't hear this, no? Marami kasi ang goal nila maging tulad mo, maging sikat, maging powerful, maging mayaman, kaya ko gawin lahat. Mm. But then you telling us the story na pag-uwi mo ng bahay parang but ganitong buhay, no? Parang malungkot pala, no? Kasi nga walang Lord, no? Walang purpose sa buhay, no? And really thankful na you were very vulnerable today sharing your story to us, no? Now, anong mensahe mo sa mga taong papunta dyan, alright, yung ito na, sumisikat na, or gustong sumikat, gustong magpayaman, you know, anong mga realizations mo pa about it? Ako, my hope and prayer for them is, ano, that they will make, ano, the right choices in life, yung decision nila sa buhay, kahit yung sa mga pagpili ng asawa, kasi syempre, pagsikat na yung babae, ganyan. So they need to kailangan maging matalino sila. Sabi ko mga dito sa mga minsan nakakausap ko ng mga athlete, sabi ko maghanap kayo ng mga pangasawa sa church, yung mahal nila si Lord, saka yung mahal nila yung magulang nila, sabi ko ganoon. Kasi nakita ko na there are times na may mga athlete din na yung mga players din na parang nakita ko na yung pinili nilang mapapangasawa yung sa mga gimmickan, syempre, pa nag-awa yan, gimmick din yan. So, hanggang sa nangyari, nag-end up din sa wala. So, sa akin lang yung decision nila, pati sa where to invest their money, wag sila maya magtanong, marami namang willing tumulong na kung saan nila ilalagay yung pera nila kasi isang pagkakamali mo lang, yung mga pinag-irapan mo, maubos din, di ba? Maraming ganun nangyayari. And yun lang yung choice siya sa buhay. Saka pinaka-importante yung kahit kasi makuha mo yung mga nasasakyan na yan, mag-champion ka ng ilang beses, ilang contracts yung mapirman mo. In the end kasi yung pinaka-importante yung yung relationship mo sa Panginoon. Kasi papakita din sa'yo na lahat ng mga yan, meaningless din yan pagka dumating ka sa point na doon ka na sa top. Ilang beses kami nag-champion. Pag after ng gabi na may champion ka, parang yun na yun, parang ganoon. No, but I'm not saying na I'm not thankful. Na minsan kailangan din balance din na wag mo masyadong pagodin yung sarili mo. Spend time with your kids, with your wife. Ako nung time na yun, talagang ginagawa ko na yung best ko na please 2 times a week kami ng wife ko, lumalabas. Tapos yung mga boys, dinidate ko isa-isa. Nalalaman ko kasi kung ano yung nangyayari sa buhay nila pag dinidate ko sila isa-isa. Tapos pag Sunday, lahat kami, ganon. Magastos, pero iba rin kasi yung nakikita mo sila at naririnig mo sila. Yes. Kung ano yung nasa puso nila. Marami akong kaibigan na dumatating sa point na maganda yung buhay pero mag-suicide. Siguro blessing lang din na ginamit ako ni Lord sa kanila na merong iba rin naghiwalay na tapos nagkabalikan, nagkaanak pa, maayos na yung buhay nila, na sobrang thankful sila. It's because of yung naiano natin sila kay Lord na share natin yung gospel sa kanila kaya nabago yung buhay nila. Instrumento lang naman tayo dito sa mundo. So yeah, Let's be a blessing to them. Yeah, kitang-kita ko no yung how your faith has really played a big role sa buhay mo. Naalala ko pa na yung sa mo, celebration of marriage, para kayong kinasal ulit. 'Di ba? I think very emotional yung ano nyo, yung party na yon, no, to really declare to the world na you're vowing to be faithful to your wife. I see you now being a family man. Ikaw mismo nagdi-disciple sa mga anak mo, no? So, sobrang amazing lang nung turnaround ng buhay mo. And not because you were
You're still very fruitful. You're still very productive until today. So, saludo lang din talaga ako, Kerby, sa decisions and choices that you have made in life. Kung paano mo na pra-prioritize yung buhay mo. And I think a lot of men need to hear this, no? Need to hear the story from you. And may pag-asa pa, lalo na sa mga... lalo na pag lumalaki yung ulo natin, di ba? Pagka feeling natin, we're on top of the game. Anything yeah. can happen yeah. talaga, no? Or the loneliness that yeah. goes with fame or power is something yeah. that you have fought with. And I know you still battle with those things. Kaya nga kapit dapat talaga tayo kay Lord, no? Siguro one last thing, Kerby. Anong gusto mong mensahe para sa mga nanonood dito na kailangan mag-bounce back tulad mo na from injury, you were able to bounce back in life. And now that you're retired in basketball, you're now in business. How were you able to turn things around in your life? What's an encouraging message you want to share to our listeners? Kasama naman sa buhay kasi yung ano yung sometimes yun nga yung magkakaroon tayo ng parang storm sa buhay, no? Siguro kailangan maging sensitive din tayo na Lord, ano ba yung mensahe mo sa akin dito sa ganitong pinagdadaanan ko? And kaya gaya ng kinuwento ko kanina, yung na-injury ako, nagkaroon ako ng parang ni-slow down ako ni Lord. Parang kasi dahil ang trainer ko, trainer ni Kobe. So parang lagi ko siyang tinatanong, ginagaya ko yung kung ano yung ginagawa ni Kobe. So talagang masyadong halos lahat ng oras na doon na sa kasi parang sa akin, ang business namin noon, yung basketball, kasi yun ang buhay ko. So same thing din sa mga business people, di ba? There are times na i-slow down tayo ni Lord. So siguro kailangan maging ano lang tayo na maging sensitive tayo. Bakit ba nangyayari to ngayon? Bakit ba nalugi? Or bakit ba nasaktan ako ngayon? Or bakit ba yung even yung relationship ko ngayon ganito? Siguro it's time na baka masyadong maingay lang, kailangan natin maging tahimik para marinig natin si Lord. Yung ganon. Tapos ako, I strongly recommend talaga is to read the Bible. Tapos you surround yourself with good people, yung mga taong mapagmahal sa Diyos at yung may takot sa Diyos. Sabihin ko na, yung mga ninong ko, mga pastor, approachable na lahat yan. So, kaya nga nung kasal ko, talaga in-honor ko rin yung mga ninong kasi malaking impact sila sa buhay ko. And I really believe kung hindi ako na-save, kung hindi nagpadala si Lord ng mga Christian sa buhay ko, baka nakakulong pa ako dahil sa mga pinagagawa ko, no? Kaya I'm so thankful na si Lord talaga, He will snatch us from the fire, no? Talaga magpapadala siya ng tao. So, yun lang. Maging sensitive lang tayo. Bakit minsan may mga ganito nangyari sa buhay. The end of the day, alam ni Lord yan, God is in control sa lahat na nangyayari. Yeah, maraming salamat, Kerby. Punong-puno, no? Pwedeng pang pastor talaga to? Ganun ba? Umiinit, ha? Then, sobrang salamat, no? I think you encourage me as well. Lalo na sa mga, kaya nga may act like a man, no? Para sana maraming men talaga would respond to the call of God in their lives. Kahit sa daming leadership seminar sa labas, ang totoo namang that transforms us is really God and our faith in God. Yeah. And from there, everything now starts to make sense, no? Our leadership principles, success principles now follows when we have a right understanding of who God is and how God can play a big role in our life. No, so thank you again so much, Kerby, for your time. Alam ko maraming na-encourage, maraming na-convict sa mga nagpaplanong magkasala. Narinig na nila yung kwento mo. So at least ngayon pwedeng magbago. No, so hindi aksidente na nakikinig ka ngayon sa amin ngayon. Alright? Dahil kinakausap ka ni Lord. No, so kung di mo pa kilala si Lord, please get to know God, lalo na ngayong time of lockdown. Kausapin mo si Lord, magdasal ka, subscribe ka dito sa channel. No, so I hope this has encouraged you guys
And again, thank you so much, Kerby, for guesting in our podcast. No? Yeah, thank you, Pastor Dennis. All right, God bless you. Thank you. Follow Dennis C. on Instagram and Twitter at Dennis CSC. That's at DennisSySY.